comes from believing. Kaya mahalaga po ang nakikinig. Yes. Kapag wala kang, hindi ka pwedeng makinig ng dalawang nagsasalita. So, bukan mo makinig ng dalawang nagsasalita, yung isa yung maingin yan. Yes. Kaya mahalaga po ang pakikinig. Amen. Yun ang lagi kong sinasabi. Kasi, sinabi ng Panginoon yun, faith comes from hearing. Hindi siya sinabi, faith comes from doing of someone. Faith comes from, kung ang pag-aalaga po ng pamilya natin sa atin ay touch na touch ka. Diba, talagang pagandyan ng family mo, kahit pag may sakit ka, diba, feel mo, galing ka na. So, galing pa, Panginoon, pag alam mo ang Diyos ay napakabuti, God is too good to be true. Wala kang maaaring pangit sa Kanya. Wala. Kasi kung may pangit, sa simula pa lamang, hindi na siya nagplano na ibigay niya ang Panginoon Jesus. Mag-ano na siya ng ano. Sa pagbigay niya ng Panginoon Jesus, isa yon sa sign kung gaano ka niya tayo kamahal. Kung gaano niya tayo pinapahalaga. Bago po malayo, dito po tayo sa ating mensahe ng Panginoon for today. He is my joy. Sino yung He? Jesus. Pwede mo yung pwede mo sabihin, family is my joy, friend is my joy, my husband, my wife is my joy, my children is my joy, di ba? Pero ang lahat yan, nakumpleto ang joy mo sa pamamagitan niya. Amen. Kung wala ang joy ng Panginoon, it could be not joy, ano lang, no, happiness. It could that you cannot say it, it's joy. Joy is a yung biblical meaning nga malalim. Titingnan natin yan. Kinuha ko ito sa nandagit. Maraming beses na pong na-preach itong message na to sa John 15, yung the vine and the branches. At every time na mag-aaral po tayo, alam nyo, even kayo, pag nag-aaral ko yan, nabasa mo na yung passage na yon. Under by grace, marami siyang meaning. Pag under tayo ng grace ng Panginoon, sabihin, under ka ng habag ng Panginoon. Sa hindi pa po nakakaalam, grace is, sa Tagalog, biyaya, habag. So, grace is Jesus Christ. Amen. Bakit ko sinabi si ang grace is si Jesus Amen. Christ? Sinabi sa Ephesians 2:8-9, tayo ay naligtas dahil sa habag ng Diyos. So, person po ang grace. Hindi po siya tagano sentence na, or grammar na, grace is Jesus. Kaya kung sinabing, we are under by Jesus. We are saved by Jesus. Amen. At tayo'y namumuhay under pa rin by Jesus. Amen. Hindi by under ng kung ano pa man. At kung ano yung si Jesus, yun ang dapat nating malaman. Amen. He is my joy. Itong John 15, kung may Bible ko, I'm sure, basahin niyo sa Tagalog. Prefer niyo ang Tagalog, basahin niyo po sa Tagalog. Ito, John 15, 1-10. Kasama sa verse na ito, yung pinaka-main message, which is, He is my joy, no? Sa bandang huli yan, sa John 15, 1-11. Pero bago tayo pumunta doon, kasahinan muna dito. Sino? I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my life, in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Dito natin kukunin yung, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Hallelujah!
Abba Father, thank you for the word that's alive and powerful. We believe in Jesus. We believe in your word. We believe that it will manifest in our lives. We will believe. We believe in our hearts. It will grow and it will empower us in any area ng aming buhay. We believe the Holy Spirit in our presence right now. And we believe that you will teach us the true meaning of your word sa aming buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang kasama natin si Jesus, no? At sa ang natuturo din sa atin si Jesus. It's not my understanding. Amen. It doesn't depend kung ikaw ay nag-aral ng Bible school or ano. But kahit pa napaka laki ng degree na tinapos mo sa Bible school, much greater ang revelation ng grace. Amen. Hindi mo makukuha ang revelation ng grace kahit pa nag-aral ka ng Bible school. Amen. It cannot. Hindi mo siya makikita sa anumang books. Kasi greater yung kanyang revelation. Iba yung hindi mo pa naiisip. Dan papaisip sa'yo, paano ka na, wow, paano ko ba naisip yun? Eh, hindi ko naman yun, hindi naman ako nagbasa, pero na-reveal sa'yo. Yun yung revelation na nakungusap siya sa atin, no? Amen. What is joy? Spiritual meaning of expressing God's goodness. Yung yung biblical meaning na ini-express ng Panginoon yung deepest rooted joy na meron siya. Parang sabi ko, Lord, di ako makaka-relate yan kasi hindi naman ako Diyos. Diba? Kasi tao tayo. Ang makaka-relate lang natin, yung joy na meron yung tao. Anong kasing meron joy ang Panginoon? Yun ay binahagi niya sa pamamagitan nino. Ng ni Jesus na ngayon ay nasa nananahan na sa atin. So ngayon malalaman mo kahit pangit ang anong takbo ng mundo, lagi kang nakakinti. Bumabata kang tingnan. Hindi ka tumatanda tingnan. Hindi, o masasabihin, para naman yung tao niyo, walang problema, no? Meron din siyang problem. Pero much greater yung Diyos na nasa kanya kaysa dun sa problem. Yeah, hallelujah. Hindi mo yan lang yung problem. Dadaan lang siya. Kasi kasama sa buhay ng tao yun eh. Kasi ang tao lang, walang tao walang problema. Ang Diyos lang walang problema. Amen. Yes. Amen. Kaya ang Diyos lang, yung meron tayo na wala ang Diyos, ibinigay niya sa atin. Amen. Si Jesus, kaya parang kung nagka-problema ka, dadaan lang siya. Amen. Akala niyo, parang binawalis lang ni Lord yung problema mo, no? Kasi may solution agad siya. Amen? Amen, Amen to that. Deepest, deep-rooted, inspired happiness. It is a gift. One of the, amen? Ano yung fruit of, one of the gifts of the Holy Spirit na sinabi sa Galatia 5:22, I think. Love, andun yung joy, di ba? Na, ano yung first word? First fruits. First three fruits pala. The rest, marami kasi yun. Di ba? Love is joy. At hindi mo ito na earn, hindi mo ito pinagtrabahuhan. Kasi yung love natin, yung peace natin, bilang human, no? At yung happiness natin, hindi siya nananatili. Diba? Pag meron ka natanggap na magandang balita, masaya ka. Na, thank you, Lord. Pag merong basta magandang nangyari, thank you, Lord. Yun yung human peace, love, and joy. Pero yung binahagi ng Panginoong Jesus, nananatili siya. Kaya nga sabi niya, iba yung peace na ibinigay ko sa inyo. Iba yung love na ibinigay ko sa inyo. Iba yung joy na ibinigay ko sa inyo. In short, unconditional. Walang condition ng Panginoon nung binigay niya. Amen? Eh tayo kasi, tayong human, pag nagbigay tayo ng peace, love, and joy, may condition. Anong klaseng condition? Kung siya may peace and love and joy sa akin, ganun din ako. Gigay back ko din yun. Pero kung wala naman siyang peace, love, and joy sa akin, okay din. No, thank you. Pagka-dead ma mo. Pero yun yung sinasabing condition. Si Lord nga kasi, unconditional love, unconditional peace, and unconditional joy. Then, let's go to here. 1 Thessalonians 1:6, sinabi yan,
You followed our way of life in the life of the Lord. You suffered from others because of listening to us, but you had the joy that came from the Holy Spirit. Sinabi ito ni Paul dun sa mga Thessalonians na naghihirap kasi sila. Baling meron silang pinagdadaanan. Pero sinabi niya yung word na yan, but you had the joy. Kahit ka naghihirap. May hirap. What I'm saying is, may hirap, pero hindi mo siya napapansin. Diba? Halimbawa, sa case ko na lang, no? Sa family ko, yung nagkakaroon ng sakit, karamdaman, mabigat yun sa puso. Kung meron ka lang kapangyarihan, kunin yung sakit ng nanay mo, ng anak mo, pagpalitin, di ba? Ganyan ang mga word natin. Ako na lang, kukunin shoulder ko na lang. Pero hindi naman masakit sa puso yung mabigat. Yun yung sinasabing isa sa mga, yung mga sinabi ni Paul dito na nahihirapan kayo. In such a way na kung saan, yan ay nandyan lang. Pero sabi niya, but you had the joy. Meron kayong joy na nangaran sa puso ninyo. Amen. Na from the Holy Spirit. Ngayon, wala na magsasabang papaalala sa inyo na tao. Kasi si God mismo, the Holy Spirit himself, na nasa nananahanan sa atin, siya na nagpapaalala. Kahit hindi mo na paalalahan, yun si Pastor, halimbawa, hindi mo na siya paalalahanan, halimbawa, meron siyang ginagawang something. If you believe that God is with you and with Him, much greater yung belief na yon na gumagawa ang Diyos sa kanya. It's not my part to siya ipakialaman. Paalalahan lang in a way kung siya humingi ng payo. Mm. Pero yung ano tawag doon? Pakialaman. It's not our words. Okay. Kaya nga bigyan pa ng Espiritu. Siya ang gagawa. Parang pinangungunahan mo na ang Diyos. Parang hindi ka, parang dating, wala kang tiwala doon sa banal na Espiritu na nasa sa iyo din. Na kung paano binabago ka, ganun din siya. Kaya lahat tayong mga anak ng Diyos ay meron tayong banal na Espiritu na nananahan. And we trust kung paano binabago tayo, paano hindi lang pagbabago, kung paano binibless tayo, ganun din sila. Kaya nagiging, kaya lumalabas yung ngiti sa mukha ng isang anak ng Diyos. Walang magulang nagnais na magpasama ang kanyang anak. At kung meron man yon, ibang espiritu meron siya. Di ba yung sa Pilipinas, yung mga naano sa ibang sa gamot, di ba? May pinapatay magulang, pinapatay ang anak, nire-rape yun. Ibang spirit. Pero tayo, na tinubos ng Panginoon sa cross, we given the Holy Spirit, pinamana sa atin, dinigyan ng regalo, ang Diyos hindi nang babawi. Once na binigay niya. Kaya nga siyang author and finisher of our faith. Hindi yung siyang author, then ako ang finisher. Hindi naman pwede mangyari yun. Siyang author, tulad ng book, sino nagpa-publish ng mga book dito, sino yung gumawa? Siya yung finisher, no? Then bebenta niya. Para si Lord, siyang author, sabi siya nagpasimula, siya ang nagbayad ng aking kasalanan, nag-save sa akin, sa atin. Siya din ang magtatapos. Amen. Kaya, misang naiinip lang talaga po ang tao. Gusto agad ng instant change. Instant change. Kaya, pag pumasok na po yun, doon na papasok yung pagiging self-righteous. Kasi parang, ako nagagawa ko. Ano, nagawa ko agad. Magbago, ganun. Itong aking kapatid, di nagbago. Mapupuna mo siya kasi natingnan mo yung sarili mo na nagawa mo. Pero hindi mo tinignan, yung binago ako ng Panginoon, ganun din ang gagawin sa kanya. Amen. Amen. Diba? Hindi natin nanonotice yun minsan kasi parang gusto mo, Under by grace, we let God to works. Amen. Under by law, you let yourself to works. Strike agad. Amen. Under by law, you let yourself to work. Naloan ko na. Under by grace, we let God work towards in us. Definitely. Ang passage message po natin today is John 15, the vine and the branch. Bago tayo naman yun, no? Creation, balik ulit. Alam mo, I don't know na lagi po ako talagang binabalik sa Genesis pag may topic. Parang sinasabi ng Panginoon sa akin, balikan mo kung paano ko kayo nilikha. Amen. Then bakit nagsimula yan? Then bakit nagkaroon ng new covenant, new testament?
bakit dumating si Jesus na matay na buhay para sa atin. Mm. Bakit binabalik niya ako lang sa new creation tayo ngayon, the beginning of creation, heaven and earth. Una, walang liwanag noon. Binigay no. liwanag. Pangalawa, wala pang may hangin, pero wala kang makikita, madilim, kaya binigay nga liwanag. Then wala pang division, walang kalawakan, walang lupa. Binigay, kinerate niya yan. Pangatlo, wala pang mga dahon-dahon, ay mga trees. Kukunti lang ang mga trees doon dahil wala kang tao na magbubungkal para madumami ang mga puno. Pero meron na, pero kukunti. Ano pang create niya? Araw at buwan. At yung mga hayop sa baba, ay ano, sa dagat at hayop sa lupa. Hmm. Kinerate niya yan. Then, sa last, kinerate niya ang Adam and Eve. Then, yun sa pag-creation niya mula sa ilaw, mula sa liwanag, mula sa karagatan, sa daigdig, sa tubig, mga hayop, ano ang nabuo doon? Paradise, no? Nabuo. Merong area sa silangan na sinabi doon merong Garden of Eden. Sa silangan, doon naka-area yun eh. At doon inilagay yung tao, si Adam and Eve. So, yung creation, bago inilika ang tao, ano muna ang ginawa ng Panginoon Diyos? Kinerate niya muna yung mga needs ng tao. So, in short, the source. Amen. Source. The source is God the Father. Siya ang nag-provide, siya ang naggawa. Amen. Then yung heaven, yung paradise, si Jesus yun. No. Nandun na lahat. Si Jesus yung paradise, the Garden of Eden, na tinatawag, na inilagay yung tao doon sa Garden of Eden, which means sa panahon natin ngayon, dati tayong inilagay sa Garden of Eden, na dati tayong inilagay ng Diyos ang mga kay Jesus, ngayon, nahiwalay nga tayo, ngayon, binalik ulit tayo kay Jesus. Amen. Amen, no? Ito yung itsura ng Garden of Eden. Sa picture lang yan, maganda. Wala kang makikita ang pangit. Amen. Inilagay ng Diyos, ni Yahweh yung puno ng buhay. Yung halaman ng buhay dyan. Tsaka halaman ng puno ng bunga ng masama at mabuti. Dalawa, no? Nilagay niya yung puno ng buhay. Eh, di ba, Tree of Life, sino? Jesus. Si Jesus. Kaya yung Eden of, Garden of Eden, sa picture of Jesus Christ, na inilagay ang tao sa kanya. Amen. So, nasa sa atin ang Panginoon Jesus. Ngayon, ano po ang connection dun sa passage, dun sa creation na binanggit ko po. Sinabi niya dun sa John 15:1-10, I'm the true vine. Amen. Si Jesus po yan. Ako yung tunay na, sa ano yung vine sa Tagalog? Sanga. Tangkay. Mga sanga. Ako yung... Puno. Puno. Ako yung ano... Yung... Tangkay man yung ganyan. Tangkay nga. Tangkay man yung ano nila. Mga sanga-sanga. Sanga-sanga. Yes. Ako yung true vine, sabi ni Jesus. Siya yun. At yung gardener, yung nangangalaga. Ibig sabihin siya yung nagdidilig, siya yung nagpuputol. Doon sa kanilang picture ko, na siya yung, si God the Father, yung nag-create ng mga needs ng tao. Bago niya kinereate ng tao. Sorry. Kasi kung wala ang araw, wala ang alam, mamamatay. Kinereate niya sa simula pa lang, giver na ang Diyos eh. Paano mo sasabihin may pangit doon? Bago niya nilikhain ng tao, nilikha niya ang mga kailangan ng tao. Dahil mamamatay ang tao kapag wala yung araw, wala. So. Needs ng tao, priority niya. How much more right now, mas lalo, binayaran pa ng Panginoon yung ating kasalanan. Ligtas pa tayo. Mm. We are now saved. Tapos, sa tingin mo ba, meron ka pang something na hilingin sa kanya na hindi niya kayang ibigay? Parang imposible. Sa creation pa lang, babalikan mo, giver. Kung meron mga pinaka-greatest giver, ay si God lang talaga. At sinabi sa offertory kanina, kung ano yung binigay sa'yo, ganun din ka rin magbigay, magbalik kung ano yung ayon sa tinanggap mong biyaya. Tanong, ang biyaya ba na binigay sa atin ay kukunti? Marami! Sobra! Sobra! Parang false. Sobra, Tisho! Sobra! So what do you think ikaw ay magbibigay ng kukunti? Kasi nandito tayo sa Japan, sobrang sobra. Nag-overflow. Yes! Nag-overflow. Kaya, at yun ay walang magsasabi sa iyo. Kasi yung pag-overflow, hindi mo siya maawat eh.
diba? Yung tubig, baso lang yung tubig sa gripo. Tuloy-tuloy yung tubig. Unless patayin, i-turn off mo yung grip, eh mama, hindi mapapaputol yung backflow ng tubig. Pero si Jesus hindi. Nung ikaw ay kung tayo kinatakbo at pinili at minahal, nag-overflow. Walang tigil. Amen. Kahit problema mo, kung nag-overflow din yung sagot niya. Amen. Solusyon niya dun sa problema mo. Yes. Yun ang mahalaga dun. Amen. Then, every branch in me that is, kung every branch, yung bawat, yung sanga na hindi namumunga, does not bear fruit eh, hindi namumunga, takes away. Dito rin, pinuputol yan, no? And every branch that bears fruit, yung namumunga naman, pinuputulan. Diba? Mas para lalong mas eh, ang exhortation dapat yan, ang hindi namumunga ay inaalis na. Inaalis na. I don't know kung sa concept na, inaalis ng Lord, hindi ako nung... Diba? Eh syempre, pag ganun ang exhortation, iisipin mo talaga, ako yun. Oh, ako talaga. Lord, naku, tinanggal mo na ako. Babalik na naman po tayo dun sa anong klase bang Diyos ang meron ka at pagkakilala mo? Kasi ganyan. Sabi mo, yung hindi namumunga na bunga ay inaalis mo. Na nakalagay naman dyan eh, takes away. Pag-aaralan po natin yan. Ito ang meaning yan. Kanina, I am the vine, Jesus is the vine. Ayan yan yung mga sanga, tapos yung prutas, yung mga grapes, di ba? Ito, the gardeners, our Father God, the true vine is Jesus, the branches ay tayo. Pangalawa, ito yan, para maintindihan, yung vine, yan yan, sanga. Vine is Jesus, at ang bunga, fruit tayo, ha? Tapos yung roots, syempre, doon nagmumula yung nutrients, yan si Father God. Si Father God. Tapos siya din siya din yung nagpupo, kasi pinuputol yung prutas, tapos kinire-reconnect, no? Meron ganyan. Then bago ka maging grapes, mag-ano ka muna, magiging buds, magiging cane, yung bago ka magiging fruit. Mm. Then, ngayon, the identity of the true vine, ano yung, kailangan malaman natin yung identity muna ng Jesus Christ. Siya yung genuine, ano pang basa dyan, sensei? Genuineness of the true vine. Jesus alone possesses life within himself. Amen. Siya lang ang buhay. Amen. Amen to that. I am the way, the truth, and the life. Kung titingnan mo yung sanga, siya si Jesus. Si Jesus siya, may buhay siya. Ayaw mo mat o hindi, magbubuha ka. Ay, siya yung buhay eh. Amen. Eh, nakakonect ka dun sa sanga. Sa tingin mo ba, mawalo ka? Eh, sabi ni Lord, ay sabi doon sa text, di ba? Ang hindi nagbubunga, tatanggalin ko. Eh, kung konses, nakakunik ka doon sa vine, alam mo hindi ka mabunga, eh, nakakunik ka sa life. Di ba? Parang kasi, ano po ibig sabihin mo, Lord, bakit mo te-takes away? Ba't mo tatanggalin? Bakit tayo bumalik? Pangalawa muna ang identity ng true vine. The gardener of the true vine, who has the responsibility of caring for the vine, He is our Heavenly Father. Tulad na sinabi ko kanina, bago laklik ka kayo ng tao, nilikha muna ng Diyos yung mga needs. Amen. Ng tao, di ba? Bago niya nilikha. We are the final and the least. The least but not... Ano ba yung talan? The last but not the least. Tayo yun. Ganun tayo kahalaga. Talagang bago mo create ang bawal. Parang na-create ang lahat ng bagay sa mundo, sa kalawakan, sa galaxy, dahil sa tao. Amen? Pinaka-priority at pinahalaga ng Diyos talaga ang tao. Amen. Kung sasakit lang ang ulo ng Diyos sa tao, sasakit lang ang Diyos sa tao, hindi na niya kinireate ang tao. Diba? Huwag tayo, kung itong anak ko to, lumaki na matigas sa ulo, dahil hindi nalang kita pinanganak. Diba mga ganyang word? Pero deep in your heart, mahal mo yung anak mo. Deep in your heart, mahal mo yun. The gardener is involved in everything that has to do with the vine. Kung ano yung ginagawa nung the gardener, sabi nangangalaga, si Yahweh, ay connected siya dun sa vine. Amen? Kasi si Jesus nung naparito sa lupa, sabi niya palagi, diba, naparito ako hindi sa ganang akin, kundi sa pinapagawa ng Diyos Ama. Amen. Kung gusto nga naman niya ang masusunod, ayaw niya mamatay.
Kasi tao siya, 100% man, 100% God. Bilang so, yung pagiging 100% man niya, natatakot siya mamatay. Kaya sabi niya, pero kailangan yung kalooban ng Diyos ang mapangyari upang maligtas ang tao. Now, namatay na siya. Amen! Hallelujah! We are saved! We are, naligtas tayo hindi dahil sa tayo ay mabuti. Naligtas tayo dahil tayo ay makasalanan. Wala namang gagamutin kung walang sakit. Naparito ang Panginoong Jesus upang hanapin ang nawawala. Hindi naman naparito ang Panginoong Jesus dahil ang lahat ay hindi nawawala. Di ba? At siya'y naparito upang siya ay maglingkod. Siya ay naparito upang siya ay maglingkod. Siya ay maglingkod. Hindi siya ay maglingkuran. Ano ibig sabihin nun? Siya ang maglingkod. Ifufulfill ko ang batas, ang law na hindi kaya ng tao. Di ba ganun tayo sa anak? Yung anak ko nakahihirapan sa pag-aaral niya. Ako na yan, anak. Bisa nga, ganun tayo, selfish. Ano tayo eh? Amay, sugi. Gusto mo, dapat hindi yun na proper. Hayaan mo siyang matuto mag-compute, gano'n. Pero ikaw bilang nanay, ako na yan, tatapusin ko na yung final answer, sasagot ko na sa'yo. Dahil ayaw mo mahirapan yung anak mo. So, dahil eh. Amen. Amen! Ganun si Lord na mapapahalleluya ka lang talaga at wala kang maiisip about yourself. Huwag mong tingnan yung sarili mo. Ang lagi po namin inaano dito is always think of Jesus, what He has done, what He's still doing in us, His goodness, His faithfulness, not what I'm doing, not what I can do, not what I've done, not what I'm doing, not what, ano pa yung magiging best para kay Lord. Kasi hindi natin mababawasan o madadagdagan ang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabi niyang love ka niya, conditionally, period. At pag sinabi niya na naliligtas kita through Jesus Christ, I am saved. Wala pong hope, even hindi pa rin ako nagkakamali pa rin ako. Amen! Kasi siya'y naparito para tayo iligtas, hindi para i-condemn. Amen. I did not came for you to condemn, sabi niya, di ba? Para kayo ay iligtas. At ang pagliligtas nga niya, hindi nga po conditional eh. Unconditional, iligtas kita kasi pastor, napakabuti mo. Sikaristero ka simula sa bata. Pagkawala, sikaristero ka. Ikaw na titimpla ng gatas. Tilapang lang yung tilapang. Ano lang, mahihirapan ng Diyos kapag kunyari ang bawat tao eh, ano niya yung nagawa ng bawat tao. Ang daming bilang ng tao na magre-record siya, ginawa ni Pastor Aldrin, ganyan. Tapos in the end, pag ikaw naman tayo, magsusulit ka sa akin. Walang pagsusulit. Wala tayong responsibility. Yung responsibility at pananakutan ay ginawa na ng Panginoong Jesus. Kaya tapos na. All you can do is to thank, praise, and magkaroon ka ng grateful heart na sa bawat araw, salamat, Lord, you believe mahaba pang buhay mo at ang pamilya mo. Amen. Kasi may purpose ang Diyos sa'yo eh. May purpose ang Diyos sa atin. Kailangan pang mapalaganap yung kabutihan ng Panginoon Jesus, mapakinggan pa ng mga tao yung kabutihan ng Diyos sa iba. Kasi hindi alam ng iba kung gaano kabuti ang Diyos. Yun ang nagkaroon ng do's and don'ts. Nagkaroon ng if you do this, I will bless you. If you don't, I will not bless you. Yan ang ganon. Hindi naman ba, salamat talaga sa Banal na Espiritu na siya nagtuturo sa bawat isa sa atin. Amen. Protection. Doon sa passage ng John 15, 1-10, meron kang protection. Ito na. The gardener provides tender watch and care. Amen. Amen. The eyes of the Lord sa Proverbs 15:3 are in every place, watching the bud and the wood. Hindi yung what, he's not watching kung ano yung gagawin mong masama at mabuti. He is watching kung ano yung pwedeng mangyari sa iyong masama. Kung mabuting nangyayari, titingnan mo pa ba? Sa anak mo, siyempre, ang titingnan natin sa anak mo, kanyari, kakagatin siya ng lamok, pag baby pa. Tinignan mo yung pagkatatanan mo sa kanya, puprotektan mo siya, lalagyan mo siya ng lotion, kaya lalagyan mo ng kulang po. Tinitingnan mo, pinuprotektahan mo yung anak mo. Si Lord, ganun din. Much more pa. Kung paano tayong
kung paano tayo maging OC sa pag-protect sa ating mga anak, I could say talaga si Lord OC. Amen. Kasi Amen. Yung pagiging OC ni Lord sa pag-protect sa atin, tinapos, binigay niya sa pamamagitan ni Jesus. Amen. Para ano? Sa blood lang ni Jesus Christ, we are all protected. Amen. Hindi ko na kayo para tingnan parang isa-isa. Busy si Lord. Para mag-spread ng kabutihan niya pa sa ibang tao. Omniscient siya. Lahat sa presence siya, lahat ng kanyang mga anak. Ano lang yung mga joke passage lang yung sinasabi ko. No? Ibig sabihin, napakaganon siya ka-OC sa pag-protect sa atin. Kaya sabi niya, bibigyan ko na lang to ng isang kailangan nila, na pinaka-debest na kailangan nila, my blood. Amen. At dahil nagpagdanak ng dugo ng Panginoon Jesus, we are all protected. Amen. Protected from disease, protected from plagues, ibig sabihin, mga salot, protected sa mga weapon na pwedeng ibato sa iyo. Diba? Nasa harap nga siya eh. Diba yung sabi nga sa Old Testament, nung mga Israelites, nung nagpahit sila ng mga dugo sa mga dambana ng bahay nila, hindi sila, dilampasan sila ng ano po yan? Angel of death, napapaparusa. Ibig sabihin, we are under the new covenant, under by grace. Meron tayong covered by the blood of Jesus. Just acknowledge it. Hindi na yung, Lord, cover mo kami ng blood of Jesus. No! We declare that we are covered by the blood of Jesus and we are protected. Ganun na po. Amen. Tulad nga kanina, sa pag meron kayong pangangailangan, tulad ng limang tinapay at limang isda, na sinabi ni Lord, hindi naman sinabi ni Jesus, Lord, ang dami nitong mga tao na to. Bigyan mo po ako ng, dahil sa iyong kapangyarihan, bigyan mo po kami ng maraming tinapay at mga isda. Ano lang ang sinabi ni Jesus? Thank you, Lord. Amen. Then biglang lumami. Hindi kailangan ng Panginoon yung, useless effort ng tao. Kasi alam ng tao sa simula pa lang, walang magagawa. Kaya nga niya, binigay ang Panginoon Jesus. Kung may magagawa ang tao, hindi na siya magkakatawang tao sa pamamagitan ni Jesus para mamatay sa atin. Amen. 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 Dito na po tayo. Purifying. Dito na rin sagot kanina. The next day, John 53 sa passage po natin, no? You are already clean because of the words. Word! Ikaw ay malinis na dahil sa salitang sinabi ko sa'yo. Anong sinabi niya? John, yan, no? Dahil sabi ni John the Baptist, see the Lamb of God who takes away the sin of the world. Na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Nag-alis ng kasalanan ni Alma, ni Aldrin, ni Mio, lahat. Nag-alis ng kasalanan ni Alma dahil siya ay nag-repent. Janay. Hindi niya sinabi, ikaw ay nag-repent, ikaw ay nanumbalik sa akin, kaya ikaw ay pinatawa, tinanggal na. Hindi! Dalating sabi ni John, tingnan mo yan, dalawang is coming na siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya 2,000 years ago, namatay na si Jesus at pinatawad na yung kasalanan ko bago pa ako isilang. Amen. Tayo. Amen. Amen. Then, ito yung kanina, na ibinitin ko po kayo ng sandali. John 15:2 sinabi, he takes away yung pinupo, tinatanggal daw niya yung sanga, ay yung bunga na hindi nabubunga. Hindi sanga. Ano? Sanga. Sanga na hindi nabubunga. Amen. Does not give fruit. Any branch that gives fruit, he cuts, pinuputulan naman daw niya. At ano pa ba sa word yan? Pag sa Tagalog version yung titingnan, pinuputol. Meron pa isang word eh. He cares the branch. Ibig sabihin ng takes away, hindi ko na lang po na-search, pasensya na sa Hebrew word, pero the meaning is to lift up. Airo. Raise higher. Tataas. Wait. Sino itataas dito? Jesus. Yung sanga? Sanga. Na hindi nagbubunga. Oh. Alam nyo, nung unang word na ito, yun yung na-reveal, but lately may new revelation, sino ba ang tinaas? Nung nagkasala po si Adan and Eve, tapos
naman kailangan mamatay, di ba? Kailangan may magdanak ng dugo para